Okay, for me. Kailan, ano yung sitwasyon na yan? I think for me to become a woman, it has no age. Hindi mo ma-define yung isang babae, ang isang girl na maging woman, base sa edad niya. I think hindi yun yung magiging dahilan. Ako kasi, I considered myself, actually, si Tita Lara na nagsabi sa akin na from a girl naging woman ka na nung naging independent ako sa buhay, nung nag-matured ako. And sa pagkakaalala ko, 14 years old ata ako nun. Kasi nasa kanya ako. So, na-feed ako ng mga wisdoms, ng advices, ng mga experiences about life, about sa mundo. So, doon ko natutunan na I'm a grown woman. Kasi it's not based on your age, it's based on your intellectual o yung kung paano ka mag-isip. And through that, malalaman mo kung ano yung dapat gawin, kung ano yung tamang gawin. Kasi when we say you're a girl, parang sobrang baby pa, hindi mo pa alam kung anong gagawin mo. At the age of 14, alam ko kung ano yung gusto ko at kung ano yung mga pangarap ko sa buhay at kung ano yung gusto ko para sa pamilya ko. Thank you. Kasi feel ko baby pa ako eh. Hindi ano, super... Baby kita. Super, ano kasi ako, napaka-playful ko pa na person. Pero nung time na nagtrabaho na, nag-sign ng kontrata, nagkaroon ng responsibilities, although di naman ina-ask, pero I mean, pusa. Parang dun ko na feel na woman ako. Dahil dun din nag-matured yung pag-iisip ko. Hindi naman ako immature dati, pero mas naging matured. Ngayon po. Ako naman po, siguro nag-start yan nung 12 years old po ako nang napunta ako sa papa ko na nasa Negros. Doon ko natutunan kung paano tumayo sa sarili mo, kung paano dumiskarte. Kasi sobrang strict ng lola ko and then di ko pa kasama si papa sa bahay. So doon ko natutunan na may time pa nga na nag-uunahan kami ng kapatid ko na mag-delay sa pinsan namin para lang magkaroon ng baon. I think doon nag-butcher yung ano ko eh, pag-iisip. Kaya nung bumalik ako dito, parang umiwas na din ako sa mga friends. And doon ako natuto sa mga gawaing bahay, sa lahat ng buhay. And dahil din kay Tita Lara, natuto ako kung paano maging matured na babae. Thank you. Okay. How about Arta? Simula po nung nag-racket-racket na ako, nung since 14 years old ako, na nag-plotting line ako, kahit tilik yung araw, ganon, tiniis ko for my family kasi hindi po sapat yung na-earn ng family ko para sa amin. So, ayun, nag-start ako mag-work, nag-excellent ako sa mga TV shows, like Showtime. So, ayun po, na-feel ko na super gaan talaga magtrabaho, tsaka super challenging din kasi biruin nyo, hindi lahat ng ganon na edad nagagawa yon, tsaka hindi lahat ng tao, lahat ng babae, lahat ng lalaki nagagawa yun at the age of 14. So ako ngayon super glad ako na nakapasok ko sa Viva Max because of Tito Joe, and happy ako kasi ongoing pa rin yung itong trabaho ko. At thank you Tito Joe for all. Siguro ngayon, dahil nag-bolt na ako eh. Mama na ako, ano sabi ko? Lakas na loob ko yan, dahil ang buhay yung sarili. Yun na lang po. Actually, baby pa po ako ngayon. Baby boy po kasi tawag sa akin ni Tito Joe. Hindi, joke lang. Masasabi ko siguro nung ano, nasa 16 years old ako kasi yung kwento kasi ng buhay ko is maaga akong nagtrabaho, lalo na sa mabigat na trabaho. Nag-construction worker ako, tapos nag-gala-gala din ako sa dati. Kali, batang kali ako. So, yun, doon siguro, doon nag-start nung
pumayad na ako para sa sarili ko, para sa mabili ko yung pangangailangan ko, makatulong ako sa pamilya ko. Then, hindi ko rin expect na makakapasok ako dito sa industriya ko. Then, nung nakapasok ako dito, nag-mature, lalo ako nag-mature. Mag-isip, syempre, tumatanda na din. Lala, ito nga, nagubad din ako. Tulad naman. So, masasabi ko na mama na ako. Lalo, malaking tao ako, may lahi ako kay yung tatay ko. So, yun nga. Masasabi ko na mama ako. Chad? Siguro po sa akin nung ano po, nung 21 years old po. Kasi doon po ako nag-start mag-trabaho. Tapos tumakit po na hindi ko invest. Then, kung paano mo kumita. And then, kung paano magubad. Hindi ko rin po na-expect na makapasok po sa Viva Max. Basic na rin po siguro sa akin magpasok ng Viva Max kasi sanay na po akong magubad eh. Congratulations, Direk. Congratulations, team. Ano, bata pa si Sabel dun sa movie. Yeah, galing ng twist ng movie, di ba? So, yung first question ko for ano, for the boys. Sabi nga ni, ano kanina ni Micaela, parang ang lalaki nyo, di ba? Parang hirap na hirap siya dun sa love scene. Pero kayo, how do you protect yung inyong mga leading lady pagdating sa mga love scenes? And kayo mismo, how do you protect yourself? Kasi I don't know if you're aware na mayroong mga sumisilip, di ba? Na hindi, are you aware of that? Parang how do you protect yourself pa rin kahit lalaki kayo dun sa paggawa ng ganitong pelikula? Para sa akin siguro is yung, ano, pag-protect ko sa babae, di ba makitaan ako, wag lang silang makitaan ng, ano, ng mga, bawa yung mga nanonood sa shoot, di ba? Di mo naman maiwasan, lalo na sa ibang lugar. Tapos sa province, parang siyempre yung mga tao dun is parang, ngayon lang sila makakapanood na shooting, so ano sila, excited sila makapanood. Then syempre, hindi naman maiwasan minsan na may darating doon or accidenting manonood sila na shooting tapos may nakaubad pala na girl. So, siguro di bali makitaan ako ng ibang tao, wag lang yung leading lady ko. So, ganun ako. Ganun ko sila protektahan. Then ako naman is, wala naman ako masyadong ano sa katawan para protect. So, kaya ko naman siguro, ay nakitaan ako, okay lang eh. So, yun lang naman sa akin. Siguro, wag lang ako masaktan. Yun. Ganun lang po. Ang galing eksena mo, ano, dun sa, ano, sa caterers. Natawa ka ba dun sa eksena mo na, di ba? Saan po, saan? Sa hotdog. Sumubo ng hotdog. How do you prepare for that? Or parang, ano? Actually, nag-usap na po kami ni Derek bago kami mag-shoot niyan. Papakain talaga sa akin yung hotdog ko. So, sinanong ko na yung bunganga ko, in-stretch ko na kasi medyo malaki. Medyo malaki talaga. So, tsaka kinausap ko din kasi si Direk. So, alam mo naman, may lahi ako. So, kailangan malaki ako. So, pag pinasubo sa akin, kailangan malaki. So, in-stretch ko po yung bunganga ko para magsimubo sa akin. Ganun po yung ano. Ganun. Hey, Direk. Hi, Chad. May singit lang daw si ano sa likod. Exact replica raw ba? Yung hey, sinubo. Yung sinubo po sa akin, yes po. Pero yung may nakitaan po ako dun eh. Pero ganun talaga yun. Ganun po talaga yung size sa akin. Yes. Ba, sana po makuha po yung Totoy Mola. Charot lang. Totoy Mola. Siguro ganun din po sa akin. Ano po, ka-protected po dun sa mga kawagas ko po. And then, okay lang din po siguro sa akin na makitaan lang po sa akin. Okay lang po makitaan yung akin. Basta huwag lang po yung mga kawagas ko mabahay. Ganun po kami ka-protected lang na lang po yung production po namin. And then, ilo po. Thank you. And, si Benz. Pinakausap ko po muna yung partner ko kung ano yung mga limitations nila para siyempre baka magkailangan pagka nandun na. Sa akin naman, sa sarili ko, medyo, sinabi ko hindi na ako nahiya pero as long as huwag lang makita yung hotdog ko, okay ako. Yun lang kasi yung puwit kahit babad naman yun ang problema sa akin. So, yun lang. So, request mo yun, nawala. Kasi yeah. Sila Russ okay lang eh, di ba? Parang ikaw talaga. Yung manager ko po yung nagde-design. Kung papayag siya, wala namang problema. Okay, thank you, Ben. Okay. Yung ano, yung last question ko for ano, Micaela. So, sabi mo nga pressured ka dito sa pelikula mo, pero parang ang gandang launching movie to, no? Kasi gusto mong lahat mag-action, pero ikaw nagawa mo to. Pero,
ano ba, parang did you request your ate to be part of your launching movie? Or parang ano lang, sila direct yung nag-casting? Or you request them na maging part sila para to support you dun sa yung launching movie? Actually, late ko nata nalaman na kasali sila eh. Tapos dalawa pa. So, hindi po ako nag-request. Bigay po ng prod. Sila po mismo yung nag-cast. Pero nung nalaman mo, anong ano, kinabahan ka ba dahil nandyan sila or parang natuwa ka ganyan? Natuwa, pero yun na po at the same time na kinabahan kasi nga baka first movie namin na tatlong magkakasama, baka nga po ipag-compare kaming tatlo. Okay, pero you did a great job. Thank you, congratulations. Thank you, Jean. Thank you, that was Alan Sancon of Stars Photo Vids. Up next, we have Mark Robodoro.